Oho, saba ako pa dyan ko dyan. So, andito na naman ako sa secret bike shop na to dito sa MMS Bike Shop sa Bako Orso. Suking-suki na ako dito, mga lodi. So, pero dinayo ko talaga to. Etong, ayan, nakikita nyo ba yan? Wow! Yung folding bike na yan, mga kapadyak. So, kung isa ka sa naghahanap ng folding bike, meron yan dito sa MMS Bike Shop. So, stay tuned ka lang mga kapadyak after ng intro pero bago lahat. Please subscribe, like, and share. And click mo na rin yung notification para ma-notify ka sa mga bagong bike shop and secret bike shop na pupuntahan ko. Let's go! So mga lodi, ito yung ano nila. Folding bike na aerobic rover. So ayan. Alloy siya mga kapadyak. And size 20 po siya. Ayan. Yung ayan. Material niya is 6061 aluminum alloy aerobic. Super light. Yan. Folding bicycle. So ayan nga mga lodi, no. Kung isa ka sa naghahanap ng folding bike na pangmalakasan, meron sila dito. At ang kagandahan nun, mga kapadyak. Ayun, oh. Yan, kitang-kita nyo ba yan, mga kapadyak? Naka-hydraulic brakes yan, na naka 1x8 speed. Ayun, oh. Oh, saan ka pa? May libre pang bell. Giniagawa mo. Ay, paano ba yan? Ayun, ganun pala. Sorry, ang tanga. So, ayun, oh, mga lodi. Naka-quick release siya dito. So, pag gusto mong medyo mataas and medyo mababa na pag handle. So, ayun. Then, dito tayo sa body niya. Ayun. Color red. So, ayun. Parang pag ano, no? Pa-crescent moon. Yan. Then, maganda yung pagkaagawa sa kanya dito sa likod. Smooth weld. Yan, mga lodi, oh. Mga loading master ko dyan. So mga lodi, dito tayo sa napakalaki niyang crank, no. So yung size nung crank niya is 50 to 52T. So binilang ko siya kanina, diyan, yung 52 teeth niya is yan. Kung di ako nagkakamala is 52 teeth. So yung crank niya is aerobic. Yan. Yan. So ito is parang acrylic or plastic ba? So, hindi ako sure. Comment down below, mga lodi. So, sealed bearing na rin siya, mga kapadyak. And then, dito sa down tube niya is, ayan, hindi siya naka-internal. So, medyo hindi naman ganun kakalat, pero okay naman siya, mga kapadyak. So, maganda rin yung pagkaka-weld dito. Ayan. So, medyo malaki pa yung spacing dito sa gulong. Ayan, no? So, dito naman tayo sa speed niya. Ayan. So, naka 8 speed siya, mga kapadyak. Na naka Shimano yung RD. So, dito tayo sa hubs niya na ginto. Ayan, no, mga kapadyak. O, ginto na naman. Pwede to isang lock. So, yung hubs niya is, ayan, walang nakalagay kung anong brand. Pero gold siya. So, tanungin nyo na lang sa M. Lou Willier. No. Then, quick release siya dito sa likod. So, may libre na rin siyang kasamang fender. Yan, mga lodi. So, ito, first time ko lang ito makita. Ano kaya ito? So, hindi ko alam yung tawag dito. Sabitan ata ito ng brief. Joke lang, mga lodi. So, ayan, naka-seal bearing nga. May libre na rin siyang yan, stand. So, pagdating dito, ayan mga lodi, yung parang ang pa-crescent. So, ayan, parang hinati. Ayan, pa ganyan, no? Ang angas, oh. So, ayan, may butas siya dito. Then, sa seat post niya is quick release na rin, mga padjak. Then, yung seat post niya is, ayan mga lodi, aerobic na rin, na alloy. So, yung saddle niya, ayan, oh, ang ganda, oh. Ang lambot. Hmm?
So hindi basta-basta sasakit puwet mo dito. Ayun, ang ganda-ganda mga kapadyok na aerobic po. Then may butas dito. So pag umutot ka, dito lalabas. Siyempre joke lang yan. Pinapatawa ko lang kayo mga lodi. So, ayan, meron na rin siyang ano dito, lagayan ng battle cage. Then ito, nafo-fold nga siya. So pipindutin mo to. Ayan. Dito yung ano niya, quick release niya. Para ma-fold mo siya mga lodi. So dito naman tayo sa harap niya. Yung fork niya or yung tinidor niya is ayan. Aerobic na rin. Then naka-disc brake pala siya mga kapadyak. Ayan, harap tsaka likod. Naka-quick release, then ginto yung hubs. So yung size nung gulong neto mga lodi is size 20. Then dito is in para naka-quick release rin yung ano niya dito. So medyo malikot siya no kasi ayun no. Yun. Malikot tong bike na to ha, para sa mga malilikot na tao din. Ay, joke lang. So ayun no, may parang quick release rin siya dito. Ayun no, paano kaya to? So first time ko lang tong nawakan and nakita ngayon. So ang dami ng quick release. Ayun no, quick release dito, quick release dito, quick release dito. Then dito quick release, then dito ulit quick release. So ang dami, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So anim yung quick release niya mga kapadyak. Wow! So mabilisan nga itong ano, pagpo-folding. Then ayun, medyo maganda rin yung ano niya, handle grip niya. Hindi siya ganun kasakit sa kamay. So ayun yung mga wirings niya. Yan. Hindi naman siya ganun kakalat, pero okay naman. So okay na okay to para sa mga mami, mga bata kasi size 20 lang siya. Then na-adjust naman yung ito, sa harap, yung sa handlebar and dito sa seat post. So pwede mo siyang palitin or pataasin. So yung presyo nito mga lodi, si Aerowick na Rover na alloy size 20 is 10,000 po dito sa MMS Bike Shop. So ali po ito ha mga kapadyak. So mga lodi, meron pa silang dalawang folding bike dito. So tatlo tong folding bike na dumating, si Evans and si Aerowick Discovery. So itong unang-una is si Aerowick Rover. So papakita ko rin sa inyo mga kapadyak. So ito na. So ayun mga lodi, ito si Evans na folding bike nila. Si Evans Strong. So pag ginawa mo to, pag bike mo to, magiging strong ka. Siyempre, joke lang yan. So, mga lodi, yung Aerowick Rover kanina is naka-hydraulic brakes na naka 1x8 speed. So, ito naman is, yan, hindi siya naka-hydraulic brakes. So, naka-mechanical disc brake siya, yan, na naka 1x7 speed. Ayan, mga lodi. Yan, naka 1x7 speed siya, mga kapadyak. So, yung kanina is, yan, mayroon pang quick release dito sa handlebar niya yun, pero ito wala. Dito may quick release din siya and yung dito. So size 20, yung kanina na Aerowick Rover is pa Crescent Moon. So ito is parang classic. So ayan no, then medyo maganda yung pagkakagawa sa kanya dito, may parang ganun. So mapagkakasya mo ba isang maliit na bag dyan? Siguro pwede, ayan o. Ayan. Then may kasama na rin siyang, yun o, bike carrier. Wow! Then may fender na rin siyang kasama. Ayan. So yung size ng crank niya is yan. Nasa 50 to 52 din. So naka 1x7 speed na naka Shimano RD. Ayan mga lodi. So ayan si Evan Strong na naka quick release din dito sa seat post. Then, pwede mo naman i-adjust kung gusto mo ganun kataas katulad kay Rover na Aerowick kanina. Then, maganda yung saddle niya. Ayan o, para siyang tela o. Na sobrang lambot din mga kapadyak. So, bagay na bagay to sa mga malalaking puwet. So, kasyang-kasya yung laki ng puwet mo dito. Ayan o, lambot. So, dito naman tayo sa hubs niya. So, black naman yung kanina, gold. Then, walang nakalagay kung anong brand. So, di siya na quick release.
naka-mechanical disc brake. Then may kasama na rin siyang stand. So, color gray. Yan, maganda yung pagkakakulay at pagkakagawa sa kanya. So, may lagayan din dito ng battle cage. So, yung size ng gulong niya is ayan, size 20 din. May kasamang yan, mudguard na rin or fender dito sa gulong. So, Evans na rin yung tinidor niya. So, ayan, naka-mechanical disc brake. Then, ayan, hindi rin naman masyadong makalat mga kapadyak yung pagkakawire sa kanya. Then, dito sa down tube is hindi naka-internal cabling, pero ayan nga, hindi naman ganun kakalat. So, ayan, hanggang dito sa baba yung... Ay, ano pala to, mga lodi? Saddle, ano na pala to? Seat post na pala to, umabot hanggang dito. So, sobrang haba pala na ito. Yan, so, abot siguro siya hanggang dun. Pag in-adjust mo. So, okay na okay ito kahit matangkad ka. Kasi ayun, sobrang taas. So, silver ring naman siya mga kapadyak. So, yung presyo na ito mga kapadyak, si Evans Strong na steel na size 20 is 6,500. So, may mga marami ng mga kasama. Yan, may carrier na. Then, naka 1x7 speed. Ayan, color gray. So, 6,500 si Evans Strong na folding bike nila dito. So, kapadyak, may tawad pa naman yon. So, kaya na lang bahala kay sir kung paano nyo didiskartehan. So, ayan mga lodi. No? Next natin, ito si Aerowick Discovery. Nasa size 20 na alloy. So, katulad siya kanina ni Aerowick Rubber. Pero ito is yan, color gray. So, meron ding black. So, dalawa yung kulay na Aerowick Discovery. So, dito pa rin tayo, folding bike nga tayo. So, nasa 50 to 52T yung, yan, yung crank niya. So, parang, ayun nga, pa-crescent moon din, katulad kanina. Tapos, pagdating dito sa gitna is, ayan, nag-split sila. So, ang pinagkaiba ni Aerowick Discovery kay Aerowick Rover ay si Aerowick Discovery ay hindi siya naka-hydraulic brakes. Kanina si Aerowick Rover ay naka-hydraulic brakes. So, pareho naman sila na naka 1x8 speed na microshift mga kapadyak. So, parang ayun lang yung pinagkaiba nila. Ito, mechanical disc brake, ayun, hydraulic brake. So, may libre na rin siyang, yan, ice cream. Then, ayan, quick release na rin dito, tsaka dito, and dito. So, yung gulong is size 20 din, na Aerowick. Then, yung hubs niya is yan, gito din, na Aerowick. So, 1x8 speed, yan na, naka Shimano, na RD. So, yung sa likod din is, ayan, size 20 din na gulong. So, yung hubs niya is, ayan, Aerowick na ginto. So, dito naman tayo sa disc brake niya. Maganda naman yung disc brake niya. Ayan, naka-disc brake sila parehas. Then, pareho din, naka-quick release mga lodi. Ayan. So, may kasama na rin siyang stand. Mudguard or fender. Ayan, harap tsaka likod, mga padjak. So, mahaba yung seat post niya. Abot hanggang dito, sa baba. So, kung matangkad ka, nakasinlaki ka ng giraffe, so, pwede-pwede hanggang dito. Yan. So, Aerowick yung seat post and yung saddle na sobrang lambot. Yon. So, mga lodi, oh, kanina sabi ko lagay ng brick to. So, ito pala is yan. Pag pinindot mo daw to is yan, magdidikit silang dalawa. So, ayan. Pag pinagdikit mo, magdidikit silang dalawa. So, baka mabuntis to, maging dalawa. So, ayan, naka-mechanical disc brake na naka 1x8 speed. Yon. Naka-sealed bearing. Then, di naman ganun kakalat yung pagkakawire niya dito sa down tube niya. So, ayan. Maganda yung pagkakagawa sa kanya na may paganon. Then, ayan nga. Ito, quick release rin dito. Para ma-fold mo siya, syempre. So, ayan. Overall, maganda naman siya sa personal pag nakita mo. So, ayan yung tatlong folding bike nila dito. Si Aerowick Discovery,
si Aerobic Rover na naka-hydraulic brakes, then si Evan Strong na steel. 6'5 na steel si Evans. Si Aerobic Rover ay naka-hydraulic brakes na 10,000. Then si Aerobic Discovery na halos kapareho lang din ni Aerobic Rover na hindi nga lang naka-hydraulic brakes is 8,000. So, yan, saktong-sakto mga lodi. So, mga lodi, ayun o. Ayun lang yung mapapakita ko ngayon kasi halos lahat naman na nung last vlog ko is napakita ko na sa inyo yung mga available bikes nila dito. Ayun yung sale. So, ayun yung fresh na bagong dating dito sa MMS Bike Shop, sa Secret Bike Shop na suking-suking na ako. So, ayun mga lodi, sa mga naghahanap nga ng folding bikes. So, kung napanood mo to, para sa ito mga kapadya. Sa iyo, kapadya. So, kung nagustuhan mo tong video na to, lodi, mga kapadya, mga idol master ko. So, please like and share and subscribe to my YouTube channel and click the bell button para sa updated ka sa mga bike shop and secret bike shop na susunod kong pupuntahan. So, God bless everyone, ride safe, and I love you all. Peace out.